Ano nangyari? Mukhang nawala ka. Pasok kayo, pasok ka. Ayun, ayun. I-add kita ulit, ha? Yeah, ayan, adding. I just hope, Hello, kuya. What's up, bro? It's been a long time. Pambihira. Can you hear me? Hindi mo narinig mo ako. Okay, narinig okay. Kita. Narinig mo ako. Apa? Pambihira. Ilang yeah. Taon na dumaan, mukha ka pa rin 16 ah. 60. 16, okay. Kamusta? Yeah, makasa ka ba? Sa bahay ka ba? Nasa bahay lang po. Nasa Ocho's Colors, oh, pambira, yun ang mga talagang ano. Alam mo naman. Yeah, ito, nakaano ko. Yeah. Nakadurag. Old school. Kaya nga po eh, Kuya Peraka, actually I looked up to you regarding sa mga formahan din, syempre. Amen. Alam mo, nararap mo rin yung dati. Ito, ganito lang. For the very first time, ngayon ko lang dumating, ngayon ko lang ito naisip, ito segment na to. Kayong dalawa ni Sean Lord ang nauna. Okay? So, ang nasa isip ko, bago ko i-play, i-interviewin ko muna yung ano, yung artist behind the song. Kunting interview mo, 3 to 5 minutes. Tapos paano mo nagawa 'yon? Tapos habang nagpe-play na diyan ka para makikita yung reaction ng mga ano, reaction natin, okay, di ba? So, itong song na to, okay. What's this song? What is the title of the song? Bakit mo siya nagawa? And who's behind that, okay? Ano ang dahilan kung bakit mo nagawa yung kantang yan? Okay, the title of the song is Bossing. Bossing kasi obviously, yun lang naman ang iisa lang ng ating pinaka-bossing, di ba? Sa mundo, si God. Amen. Sino yung bossing na yun? Sabihin mo, ikaw talaga. Siyempre, si Jesus Christ, di ba? The only one true God. Papa, actually, matagal ko na akong hindi nasasambit yung ngalan niya eh. So anyway, basically po ang backstory po niya kasi, siguro nung mga times na nag-work po kasi ako noon, years ago, bago ko po kayo ma-mate, ganyan, bago ko po ilapat yung lyric niya, eh talagang stress na ako sa trabaho at saka lingit na bukod pa huron, eh nanunungkulan din po ako sa mga barangay kasi sa SK nga, na medyo nagigipit po yung pakaramdam ko. So syempre, medyo mayro po pagsabay-sabay, di ba? So, lingit pa po doon, ano eh, siyempre, ang kalakit pa po ng stress na yun, yung stress sa panunungkulan, eh yung stress pa doon sa mga constituents nyo, yung mga bata, di ba? Nagde-demand po sila sa akin, ganyan. Hanggang sa medyo, parang medyo threatening na yung dating. Sa, parang ano na, na-disturb na yung aking privacy. Mm-hmm. So parang I needed help. So kaya nakagawa ka ng kanta na talagang inaalay mo para sa akin. Opo, kasi hindi ko usually hindi po talaga agad na alam niyo na let's face it, let's be real. Na hindi po ako alam ko marami din lang mga katulad ko, marami rin sa tao na gagagag tumatawag ng tulong ng boss kasi nga busy tayo dito sa lupa kanya. Alam niyo na, it's all about. Yeah. So hindi naman sa nagkukubli po, yun nga. Minsan lang tayo mabubuhay kahit diretso na natin. Yun nga. Hanggang sa hindi ko talaga kaya, tumawag na ako kay Jesus, sabi ko bossing. Tulong naman, ganun ka ako. Unahin kita. Parang kita nyo nga, unahin kita ngayon. Hindi siya nakipag-bargain ako sa kanya eh. Basta sabi ko, sana matulungan mo ako pag ginawa ko ito akong ganun. Kasi po, dati o bago ako gumasok sa rap game nga, ang actually itong aming kasunduan. Sabi ko, nangako ko sa kanya, kailanman hindi ako sasambit ng, alam niya, ng explicit. Ikaw lang lagi ang aking bibigyan ng glory. Nasa'yo lang lagi ang glory. Pag sa akin. Eh, katulad na panood ko actually yung storya, sir, eh. Di ba, sa 700 Club na ispar nga rin ako. Tagalan nun din na. Dahil ho dun sa istorya ninyo, actually, mas matapang ho talaga kayo, actually. Credit ko talaga. Dahil lang sa Diyos, kaya nagiging matapang tayo. At saka, ang tagal na natin magkakilala, nakita mo kung ano yung ginagawa ko. At ito ang pinakamaganda nito. Kasi, ito, si Julius, ayan. Magiging kasama na siya. May movement na eh, na about mga gospel rappers. I know. Kasi God talked to me na yung mga rappers na nag-rap ng gospel, kausapin ko, i-play yung kanta nila. Kaya nga ito, Freed by the Bars, piniplay ko yung mga gospel. Iba kasi, hindi sila napapakinggan, di ba? Pero, ayun, talagang yun sa akin na... Sorry, kuya, isingit ko na rin po. Actually, I guess this is a blessing in disguise kasi actually, in this very moment, ngayong araw na to, medyo nalulungkot ako, may dalahin ako. Parang may something na, siguro, it's something to do with
with my peers, ganun, ginagalaw ako sa rock game, sa basta hip-hop, anything related to hip-hop. Kaya sabi ko, I needed someone to talk to. Eh, yun nga, parang nagkataon, uy, napasok ako dito. Sabi ko, okay to, I guess this is perfect. Sabi ko, yeah, yun. Basically, that's about it. Thank you. Ang ganda, ang sarap sa parang thumbnail na ano po ako dito. Okay, so, ayun, so medyo, i-play natin. Excited na ako sa kanta. Gusto, ang daming nagkakagusto sa kanta mo, ang tindi raw ng vibe, okay? Salamat so, po. Salamat Bass, po. Bro, isasama kita sa Jesus Star, ha? Kasi itong Jesus Star, actually, may listening party kami mamaya. Parang from part 1 to part 3, na nabuo na namin yung part 1 to part 3. Sa isang part, 10 rapper. Parang puro cypher siya. Wala siyang chorus. 8 bars lang for Jesus. So isang araw, ililista kita sa isang part, ha? Kailangan nandun ka, ha? Yung pinaka-the best 8 bars mo kay Jesus, ha? Okay? Apo. Si Julius, kasama niya si Julius. Si Julius, meron pa tong bagong kante. Hindi niya pa natapos. Opa, hindi, nandiyan ka lang. Habang ipe-play, nandiyan ka para makita yung vibe mo, okay? Makita ng mga tao. Alam nila na ikaw yon, sasabihin ko. Ikaw yon, okay? So, gawa lang tayo ng mga gospel rap, bro, okay? Huwag kang basta pagka nalulungkot ka, gawa ka lang para sa, kasi nandyan siya, okay? Here we go, let's go now! Bossing by XL! Yeah!